Alle. Schieb mal dann Horn. Was, was, was? Wie groß ist denn? Nagimbal ang buong mundo nitong August 5, 2020 nang nianig ng sunod-sunod na pagsabog ang Beirut, ang kabisera ng Lebanon. Mahigit 100 ang namatay at 5,000 ang sugatan nang pumutok ang imbaka ng kemikal na sangkap sa paggawa ng fertilizer at bomba sa isang bodega sa pier ng syudad. Tinatayang umabot sa 2,750 tons ng ammonium nitrate na nakaimbak sa isang warehouse ang aksidenteng sumindi at sumabog na sumira sa halos buong Beirut. Umabot sa 90% ng mga gusali sa syudad ang nawasak o kaya'y nasira. Nangyari ang insidente sa kalagitnaan ng coronavirus pandemic na mas nagpalala sa epekto ng krisis. Nagdulot din ito ng takot sa maraming tao na nagsasabing malas yata talaga ang taong 2020. Alam mo ba na isang pagsabog din na sanhi ng kemikal ang pumatag sa isang syudad sa Canada at lumikha ng tsunami na pumatay ng halos 2,000 katao? Ang tinaguri ang pinakamalaking non-nuclear explosion ay nangyari sa kasagsagan din ng isang pandaigdigang salot at digmaan. Ngayon, ating tunghayan ang totoong dahilan ng pagsabog sa Halifax, Canada noong 1917 sa kasagsagan ng Spanish flu at First World War. Pero bago yan, inanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel na Kwentong Kwento at mag-comment sa baba kung ano pang topic sa mga trahedya at kasaysayan ang gusto mong sunod nating pag-usapan. Ang Halifax na kabisera ng lalawigan ng Nova Scotia ay isa sa pinakabisi na daungan ng mga barko papunta sa digmaan sa Europa noong 1917. Pati ang katabi nitong port area ng Dartmouth ay nag-uumapaw din sa mga barkong pandigma at supply ship ng British Royal Navy. Nang itatag ang Canadian Royal Navy noong 1910, nagtayo din ito ng isang dockyard sa Halifax na mas lalo pang nagpasigla sa aktibidad ng syudad. Kahit mga barko ng neutral na mga bansa ay dumadaan sa Halifax upang mag-refuel at magpa-inspeksyon. Noong December 3, 1917, dumating sa Halifax ang barkong Norwego na SS Imo. Galing sa Netherlands, ang SS Imo ay patungo sa New York para kumuha ng mga kargamento na dadalhin sana sa bansang Belgium. Dumaong ang Imo sa area na tinatawag na Bedford Basin, isang kipot para sa inspeksyon at mag-refuel. Ngunit naantala ito ng 2 araw dahil di kaagad dumating ang kanyang supply ng uling o coal. Kinailangan pa nitong mahintayin na maalis ang anti-submarine barrier net na nakapalibot sa Bedford Basin, kaya na-delay na naman hanggang umaga ng December 6 ang alis ng barko. Hapon ng December 5, pumasok sa daungan ang French cargo ship na SS Mont Blanc. Ang barko na tinimunan ni Amy Lamidec ay galing sa New York. Naglalaman ito ng mga pampasabog tulad ng TNT at picric acid, pati na mga kemikal na pampaliyab na benzol at gun cotton. Kahit na delikado ang mga kargamento, pinayagan ng Port Authority na makapasok sa Bedford Basin ang Mont Blanc sa pangamba na may makalusot na German submarine at atakihin ito. Upang makalayag sa makitid na Bedford Basin, kailangang maingat ang pagmaniobra sa mga barko, papasok at palabas ng kipot. Dapat ang kanilang kanan ay nakapidpid sa pambang ng kipot at gawing bakante ang kanilang kaliwa para maayos na makadaan ang kanilang mga kasalubong. Di rin dapat lumampas ng 5 knots o 9.3 km per hour ang kanilang bilis ng paglayag. Bandang alas 7:30 ng umaga ng December 6, nagsimulang umusad palabas ng Bedford Basin ang SS Imo. Upang mahabol ang mga oras na nawala dahil sa kanilang paghimpil upang mag-refuel, binilisan ng Imo ang paglayag at di sinunod ang alituntunin ukol sa wastong paglabas sa Bedford Basin.
Nang mapalapit na sa baybayin ng Dartmouth, muntik na kabangga ng Aimo ang tugboat na SS Stella Maris na agad namang nakaiwas habang papasok sa kipot. Tiyempong papasok ng kipot ang Mont Blanc at habang nasa 1 kilometro pa lamang ang layo, tanaw na ng piloto nito na si Francis Mackay ang tila wala sa ayos na paglayag ng Aimo. Nag-alala si Mackay dahil parang ikakat ng papalapit na Aimo ang kanilang Mont Blanc, kaya bumusina siya ng 1 beses para ipaalam na nasa tama siyang daanan. Pero imbis na tumalima, gumanti ng 2 busina ang Aimo, hudyat na di ito susunod. Inulit ni Mackay ang busina sabay patay sa makina ng Mont Blanc, pero di nagpatinag ang Aimo. Sumagot ito ng 2 busina. Bumagal ang Mont Blanc habang papalapit na ng papalapit ang Aimo, nanuoy bumagal na rin. Habang sinisikap ng Mont Blanc na huwag magkabanggaan ang 2 barko, matamang nanood at nag-abang ang mga crew ng iba pang mga barko sa kanilang paligid. Marami ding nakiusyoso sa mga nasa daungan at maging sa mga kalsada malapit sa baybayin. Unti-unting gumalaw papalapit ang 2 barko na halos magkadikit na nang biglang bumusina ng 3 beses ang Aimo sabay reverse ng kanyang mga makina. Dahil sa biglang liko, tumulak sa direksyon ng nguso ng Mont Blanc ang unahan ng Aimo bago tumama sa cargo hold ng French freighter. Eksakto 8:45 ng umaga, nagkasalupukan ang SS Aimo at SS Mont Blanc. Di naman malakas ang banggaan at wala ring masyadong pinsala ang 2 barko. Pero ilang mga kargamento ay nabuwal, nabuksan ang mga takip at tumagas ang kargang bensol ng Mont Blanc. Umatras ang SS Aimo para umiwas, ngunit lumikha ng spark ang pugak ng kanyang makina at biglang lumiyab ang apoy sa gilid na bahagi ng deck ng Mont Blanc. Mabilis itong kumalat kaya iniutos ang pag-abandono sa barko sa pangamba na baka ito'y sumabog. Sa puntong iyon, napansin ng mga nasa pier at sa kalsada ng Halifax ang nagliliyab na barko, kaya marami ang lumapit para makiusyoso. Ang iba na nasa mga gusali at kabahayan sa tapat ng daungan ay nanood at nag-abang sa posibleng mangyari sa safety ng kanilang mga bintana. Mabilis na sumampa sa 2 lifeboat ang mga tripulante ng Mont Blanc at sumaguan palayo sa nagliliyab ng barko habang nagsisigaw na baka sasabog ito. Pero dahil sa ingay ng mga taong nakiusyoso, di napansin ang mga sigaw ng crew habang ang nag-aapoy at ngayoy abandonadong barko ay naaanod papalapit sa daungan. Mabilis na kumilos ang ibang mga barko sa paligid at tumulong upang maapula ang apoy. Ang barkong Stella Maris ay gumamit ng fire hose at binomba ng tubig ang nagliliyab ng Mont Blanc. Ngunit sila man ay napaatras dahil di kaya ng kanilang hose ang lumalakas ng apoy. Isang barko pa ang tumulong, ang barkong pandigma ng HMS High Flyer, sa pag-apula ng biglang sumambulat ang napakalakas na pagsabog. Apat na minuto matapos ang 9:00 ng umaga ng December 7, 1917, niyanig ng napakalakas na pagsabog ang buong port area ng Halifax. Tuluyang nawasak ang SS Mont Blanc at tumikha ang pagsabog ng isang tinatawag na blast wave o biglang bugso ng pressure na may bilis na 1,000 meters per second. Mulan din ng mga debris tulad ng bakal na may init na hanggang 5,000 degrees Celsius sa Halifax at Dartmouth. Sa lakas ng pagsabog, ang barrel ng 90 caliber na kanyon ng Mont Blanc ay tumilapon mga 5.6 kilometers pahilaga sa tabi ng lawa ng Albro. Parang laruang binunot at initsa ng isang higante, ang kalahating toneladang angkla ng Mont Blanc na bumagsak mahigit 3 kilometro sa timog ng pagsabog. Sa lakas ng shockwave, narinig ang pagsabog at pagyanig sa tangway ng Breton
mga 203 kilometers ang layo. Ilang sandali matapos ang malakas na pagputok, umatras ng ilang daang metro ang tubig mula sa daungan at nalantad ng ilang minuto ang ilalim ng pantalan. Dito bumalik ang tubig at tumabon sa na-expose na bahagi ng laot bago bumulusok bilang isang tsunami na may taas na 18 meters o 60 feet. Hinampas ng malaking alon ang pantalan ng Halifax at bumaha sa mismong syudad. Hinambalos din ng alon ang palutang-lutang ng SS Imo bago inanod sa kabilang dalampasigan ng Dartmouth. Halos lahat ng mga sakay ng mga barko na nasa pier noong mga oras na yon ay namatay sa pagsabog o dili kaya ay nalunod sa sumunod na tsunami. Sa buong Halifax, 1,600 katao ang agad na namatay sa pagsabog at 900 naman ang nasugatan. Nadagdagan pa ng 600 ang nasawi mula sa mga sugatan nang inabutan ng alon na humampas mula sa tsunami. Di patiyak na mga historian kung ilang mga tsunami ang tumama sa Halifax at mga karatig bayan. Daan-daan din ang nabulag sa mga nakaisyoso sa kanilang mga bintana habang nasusunog ang Mont Blanc dahil sa mga bubog mula sa pagsabog. Bawat bahay at gusali sa loob ng 2.6 km radius mula sa pagsabog ay nawasak o kaya ay nasira. Maraming mga pabrika din ang bumagsak sa downtown ng Halifax at di mabilang na mga manggagawa ang nangamatay. Lahat na yata ng mga malalaking trahedya ay may lumalabas na istorya ng kabayanihan. Isa na rito ang nangyari sa train dispatcher na si Patrick Vincent Coleman sa trahedya sa Halifax. Dahil nakabalita siya sa mga delikadong karga na pampasabog ng French freighter, agad siyang sumama sa mga lumikas para iwasan ang daungan. Pero bigla niyang naalala na may paparating na train mula sa probinsya ng New Brunswick, kaya mabilis siyang bumalik sa estasyon at tinawagan ang paparating na tren na huwag nang tumuloy upang makaiwas sa posibleng pagsabog. Hold up the train. Ammunition ship afire in harbor making for Pier 6 and will explode. Guess this will be my last message. Goodbye boys. Dahil sa maagap na warning ni Coleman, huminto lahat ng mga tren sa Halifax at ang passenger train number 10 na mula sa New Brunswick ay huminto malapit sa Rockingham, ilang kilometro ang layo mula sa pagsabog. Labis na lamang ang pagpasalamat ng di bababa sa 300 ng mga sakay ng tren na yon. Habang patuloy sa pagbibigay ng babala si Coleman, winasak ng pagsabog ang kanyang kinatatayuan na istasyon. Bahagyang nakaligtas sa pagsabog ang Dartmouth dahil sa lapad ng daungan, ngunit labis na napinsala ang bayan at humigit kumulang sa 100 sa kanyang mga residente ang namatay. Kahit ang ilang komunidad ng Mi'kmaq Indians na nanirahan sa paligid ng Bedford Basin ay halos maubos dahil sa pagsabog at sa tsunami. Sa kabuuan, mahigit 12,000 ng mga gusali at kabahayan sa Halifax ang nawasak o kaya ay nasira. Maliban sa mga marinero at mga residente sa mga apektadong lugar, siyam na mga bombero rin mula sa Halifax Fire Department ang namatay ng abutan ng pagsabog habang inaapula ang sunog sa Mont Blanc. Mabilis na kumilos ang mga rescue workers upang hanapin at iligtas ang mga biktima at survivor. Unang mga rescuer ang mga sugatan na nakaligtas sa pagsabog at tsunami, lalo na ang mga manggagawa sa isang bahagi ng Intercontinental Railway. Tumulong din ang mga nakaligtas na barko malapit sa pagsabog at kahit ang isang merchant ship na bahagyang nasira ay ginawang hospital ship para sa mga survivor. Dumating din ang tulong mula sa malayong lugar, maging ang Boston Red Cross sa US. Bilang pasasalamat, nagbibigay taon-taon ng Christmas tree ang mga taga Halifax sa siyudad ng Boston.
Unang suspetsa ng mga residente na inatake na sila ng mga German dahil noon ay kasagsagan ng World War I. Sa kanilang taranta at hinala, dinakip ang mga survivor na may dugong aleman at ikinulong. Pinakawalan lang sila nang matukoy na ang sanhi ng trahedya ay ang pagsabog sa Mont Blanc. Ang trahedya sa Halifax ay isa sa pinakamalakas na non-nuclear na pagsabog sa kasaysayan. Ang kargo ng Mont Blanc ay kinabibilangan ng 2,653 tons na pampasabog tulad ng picric acid. Ayon sa historia ni si J. White noong 1994, ang insidente sa Halifax ang pinakamatindi sa kasaysayan kung pagbabatayan ang lawak ng pinsala, bilang ng mga nasawi, lakas ng pagsabog, dami ng pampasabog, at kabuuang halaga ng pinsala. Ang enerhiya nito ay katumbas ng 2.9 kilotons ng TNT at siyang pinakamalakas sa halos 30 years. Kung ihahambing, ang atomic bomb na Little Boy na ibinagsak ng US Hiroshima, Japan noong 1945 ay may enerhiya na nasa 15 kilotons ng TNT. Ang pagsabog naman sa Beirut nitong 2020 ay lumikha ng enerhiya na katumbas ng 1.16 kilotons o halos kalahati ng sa Halifax. Sa imbestigasyon ng REC Commission, isinisi lahat ng kapabayaan sa Mont Blanc at sa mga crew nito. Ayon pa sa komisyon, dahil alam ng Mont Blanc na delikado ang kanyang mga kargo, dapat ito na ang umiwas sa SS Imo upang di na mangyari ang banggaan. Ito'y kahit alam ng lahat na nasa tamang daanan ang Mont Blanc at ang Imo ang nagpumilit makalusot sa makitid na kipot. Sinampahan ng kaso ang mga opisyal at crew ng Mont Blanc na sa kalaunan ay dinismiss din ng jury. Sa inyong palagay, sino ang dapat na managot sa banggaan ng dalawang barko na nauwi sa trahedya? Ipaalam yan sa pag-comment sa baba at i-check na rin ang iba pa nating mga video dito sa Kwentong Kwento.